Ayan. Hello? Hello? Okay na kaya to? Okay. Let me have a check. Check 1, 2. Check 1, 2. Wait. Check 1, 2. Check 1, 2. Check 1, 2. Okay. Okay, check 1, 2. Check 1, 2. Hello! Ayan na! Check 1, 2. Check 1, 2. Sound? Sound? Okay ba audio natin? The camera is a bit off for the front cam, I think. Let me just move it away in a bit. Ayan! Ayan! Hello! Ayan! Sound? Sound? Okay. Okay, so we're here. Okay, I guess we're good. Okay. I don't know kung may hahabol. Medyo na-late lang tayo ngayon. Na-late lang ngayong araw kasi may ganap. Yes. Oh, ayun lang to ha. Ayan. So, hello everybody. Hello everyone. And I can't believe I'm saying this now. Are we live? Are we live na ba? Yes, we're live! Yes, we're live! Woohoo! Na-miss ko kayong lahat. Yes. Yes, I miss everybody. Yeah. Oh, yes! Sa front cam. There's something with the front cam eh. Yes, there's something with the front cam. I think yung tempered glass niyan. But we'll have that one fixed soon. Okay? So, hello everybody! And yes, live tayo ngayon. As I've said, welcome everybody! Teka, let me just, Yan. Yan na. So, live na tayo ngayon. Hello everybody! Ayan. So, it's been a while since I did my last broadcast. I think ilang buwan na ata yun? Ewan ko. Ayan, hello. Magandang hapon. Meron lang akong mga tinapos ngayong araw. So, we're live right now in my office. Okay, so ayan. Welcome dito sa ating special, how do I call this? Yes! Here we are. Ito ating Bayong Unboxing. Welcome to our IGMP Bayong Unboxing. I can't believe it that I'm doing this right now. So, may pa-unboxing tayo ngayon. Kasi, I think you know naman why we're doing this. Kasi, ang bayong na ito ay laging puno. Okay. So, sa mga nagtatanong bakit ako may bayong, just a little backstory. Why do I have a bayong? Okay. So, what happened was, in the previous IGMPs na na-attendan before, nagkakaroon talaga ako na parang nag-iisip ako na ano ba ang gagamitin kong panlagay sa mga souvenir na ibinibigay ng mga delegates or mga nireregalo ng mga friends natin from different parts of the country kapag darating na IGMP. Whether, ayan, hello! Nakakuha ka rin po ba ng bigas? Ay, nako, naloka ako sa pabigas na yan. Diyos ko, hi, Nikkei! Magandang gabi. Ayan, hello! I miss everybody. Hello to Senadora and to Christian. Hello, 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 hello. So, balik tayo sa kwento natin. So, sa mga previous IGMPs kasi, hindi ko kasi alam kung ano ang gagamitin ko. O, diba? Good surprise! Hindi ko talaga alam kung ano yung gagamitin kong panglagay ng lahat ng mga ng mga estampitas, the giveaways, so what have you. Hindi ko alam. Ayan, Biba! Si Tom! Biba! Si Tita Rose, si Ate Shirley, si Mio. Ay, hala, ito na tayo. Marami na nanonood. Diyos ko.
Matagal talaga ako hindi nakapag-live after many mayi. Halos isang taon din ha, kakaloka. Eh, alam mo naman, alam niyo naman ako busy, forever busy. So ito na natin yung kwento. So wala akong idea kasi kung saan ko ilalagay yung mga binibigay na mga estampita, itong mga giveaways. I don't know where to place them. So I decided na sige, subukan natin yung plastic. Madali namang nasira. The following year, sinubukan ko mag-eco bag. Well, it kind of worked, pero that time medyo maulan nung IGMP 2017. I tried to not 2015 or 16. I tried eco bag, pero nabasa siya. Si Rico Ignacio pala, hello. Ayan. Ayan. I tried the eco bag. Ayan na, para alam niya na. I tried the eco bag, pero nababasa siya, lalo na kapag umuulan, or may tubig. But then, one day, yung kapatid ko ay nagdala siya ng bayong from the Department of Tourism. Pero I think nasa DTA na kasi siya ngayon eh. Nagdala siya ng isang maliit na bayong. Sabi ko, that was 2016. IGMP 2016, parang ano. Oh, I'm alive na talaga. Ito. So, ito na nga. Si Miss Kim. Hello, Miss Kim. Magandang hapon. Na-miss ko na kayo, Miss Kim. Diyos ko, kailan ba tayo mag-meet ulit? O, diba? So, ayan na nga. So, I have you, 2016, nag-try ako mag-bayong. Sige, tingnan natin. Una, for ano lang, hello, madla people, napuno na ba ang grasa ng inyong bayong? Malalaman natin yan. Hello, Miss Kim. See you po sa Antipolo, sa January. Yes. Si Justin, hello, magandang gabi. Magandang hapon. To Vincent Fajardo, hello, magandang hapon. To Wendell from Bataan, magandang hapon. So, ito na nga. So, I tried bayong in 2016. Aba, nag-work. And you know what? With that bayong, may nauwi akong poon. Nauwi ko noon was a statue ng Birhen ng Loreto from Italy na replica dun sa Ancona sa Italy. Then, the following year, my sister gave me this. Yes, my sister naman gave me this beautiful pink bayong. Hello, magandang si Debbie. Hello, magandang hapon. To Jan Lu, magandang hapon. So ayan na. My sister gave me this nice bayong na may ziplock, may zipper na may mesh sa loob para hindi talaga mababasa yung mga kung ano man yung contents nito. And I tried this in 2017, Nag-click yung bayong na to. Kaya, hello, magandang hapon. Ayan. Nag-click yung bayong na to. And for some reason, nagkaroon din siya ng sariling cult status. Bakit nasunaw ang digi? Ay! Naka-intro na sa... Hello to Carl from Cardona. Maraming salamat. Alam mo na yon, maraming salamat. Ito Dino Carlo. Hello, magandang hapon. Ayan na. So, because of that, nag-start na akong gumitin si bayong. And at the same time, aesthetically, heto si Fry Germain. Hello, magandang hapon. So, parang si isip-isip ko, sige, I will use the bayong not only for the safekeeping na kung ano mang souvenirs that I'll be getting, but also para i-promote na rin kung ano yung sariling atin. Kasi, ang bayong kasi is durable. Durable naman kasi siya. Pag nababasa, at ano, if anything, to Joshua Santos, hello, magandang hapon, or to anything, hindi na ano yung bayong. Kaya it became my choice to use a bayong. Hello, diba? Good afternoon, ayan, hi, Bismarck. Kaya I decided to use bayong. And for some reason, may mga gumaya na din nagbayong, which is natuwa naman ako na, ay, pati din sila nagbabayong na din kasi... For practicality sake, durable talaga siya. At yung parang di can kahit umuulan man, like yung nangyari kahapon, na maulan ng IGMP kahapon, na panaka-naka yung ulan, pero yung mga estampita and other, hindi gaano nabasa at very secured pa din. Kaya may nagsabi, you know, chika ko na lang din. Hello, good afternoon, Lemuel. So, eto, chika ko na rin. Ayan na, si Sen. Ayan. Tsaka, chika ko na din. Kasi, someone gave me a backhanded compliment na uso na pong eco bag. Parang,
Bakit? So, pagkatapos mo akong parating, ibigyan mo ako ng backhanded compliment na uso na pong eco bag. Hindi na kita babagitin kung sino ka man, but I know you, pero, ano, sabi ko na lang, sabi ko, well, sa isip-isip ko na lang na, ay, kung alam mo lang kung ano nangyari sa akin noon, ba't ako nag-decide magbayong. Kaya, ang ending, nababasa ang mga eco bag, kaya ang mga nandito ko, tuyo-tuyo pa din at maaayos. Diba? So, ayan pa ang kwento. Diba? It also promotes sariling atin. At kumbaga, before the eco bags, may bayong na talaga tayo na durable. Diba? Kaya, yun po ang dahilan kung bakit ako may bayong every IGMP. Or any event na may mga prosesyon, na may mga pag-giveaway and give love, may bayong talaga akong ginagamit. Ngayon, itong bayong ko naman to, nag-evolve na rin. Kasi ginagamit ko na rin to ngayon. Kapag may serve, pag magsaserve ako for our Latin Mass, I would use my bayong. Kasi para hindi ako mahirapan na magkakarga ng ano, no aking sutana, dito ko na ilalagay. Pero may sarili ding cover din yung sutana ko noon. And I'll place it here so that madali lang siyang kargahin at hindi siya gaano mabigat. And marami beses ko na yung napatunayan na, tama nga naman. So yes, so believe it or not, a good big useful bayong is an investment. O diba, kabahan ng Birkin, Diyos ko. Diba Ate Shirley? So eto na nga. So, sisimulan na natin ngayon unboxing. Hello Rani. Hello. Sisimulan na natin unboxing kasi alam ko gusto niyo na malaman kung ano ba ang laman nito. Marami tong laman at mabigat siya. Mabigat ang laman ng bayong na ito. Yes, medyo mabigat yung bayong. So, eto na. Lalagyan longganisa ang lukman. Ay, totoo yan. Magandang lagyan ng longganisa or any kind of food whatsoever. Yes, that's very true. That's very true. So, sige na. I'll start now with the unboxing. And while the unboxing is happening, I'll also give my ano. Hi, Janico! Kamusta ka na? So, while I'm unboxing, magkukwento din ako ng mga nangyari. O, aking mga kuro-kuro sa loobin at mga ganap na nangyari kahapon. O sige, simulan na natin. Ten-ten-ten. Siyempre, unayin mo na natin itong malaking poster na to. Ten-ten-ten. Ayan. So, unang nabunot ng bayong. Ito na tayo. Ang unang laman ng bayong. Ito ay poster ng Mater Dolorosa ng Tarlac. Yes. Medyo lukot na nga lang ng very light kasi hindi ko na roll na maayos. Let's give them that. Pero barely, kahit nung umuulan, hindi siya gaano na damage. O diba, this is a nice promotion. Ayan na. Hello, Janelle. Ayan. So this is the first laman ng bayong. Itong poster ng Mater Dolorosa de Tarlac. Ayan. All the way from Mater Dolorosa Parish sa Capas, Tarlac. Ayan na. Ito na. Hello to Justine from Marinduque. Hello. Ayan na. Ito yung unang laman. Okay. Ilapag na natin yan. Okay. Ikalawang laman. Ay, maganda to. Ang ikalawang laman ng abayong. Ang ikalawang laman ng bayong. Ayan. This is the coronation souvenir book ng Mary Help of Christians from the National Shrine sa Parañaque City. So, maraming salamat kay Sir Andrew Chanco for this. And it is a very beautiful commemorative book na dedicated sa coronation ni Mary Help. I think meron yata nito sa hygiene. Magandang gabi. Yes, sending love from the shrine of Nuestra Señora de Peña Francia de Manila. Congratulations. Ayan. So ito na nga. This is yung parang commemorative coronation book ng Mary Help, the National Shrine of Mary Help. O diba, ang kaganda ng ating laman ng bayong. Yes. Yes. And syempre, diocese namin ito. Just to give you... this is a nice print. Ayan. This is a nice print.
Let's see what we got here. The greetings. O, diba? Ayan! Ayan. Beautiful photograph. A beautiful photograph ni Mary Health. Ayan. A beautiful photograph. O, diba? Ina-unboxing natin lahat ito ngayon. Ayan! Ito. The complete history ng debush ng pagdating ng Mary Health ng Parañaque City. Sana ang mga sana maganito rin maglabas yung ibang mga soon to be coronadas, 'di ba? So ito yung about sa Filipino devotion in this section. Then ito yung sa committee, yung the coronation committee, yan si Sir Andrew. Iyan. Iyan. Then what else do we got? Ayan yung mga photo shoots ng mga committees. So alam na sa mga future coronadas at mapapakorona, you should come up with something like this na maganda, na hindi kaanong bulky, na very commemorative talaga siya. Yes. Then what else? Ayan, ito my favorite part. Bula. Ito po yung bula ng coronation ni Mary Health. 'Di ba? Very ano talaga 'to. Oh yes, magandang pang-update. At ito yung bula ng plenary indulgence ng umatid ng coronation ni Mary Health. Ito yon. Oh yes, this is a very good source. Then, ito yung sa coronation day. Yeah, they have a nice album. Very nice album indeed. Then, ayan. Ito na yung sa mismong coronation day proper. Siyempre, kuha ito ng mga kaibigan natin, mga photographers. Kinakel, shoutout Kinakel sa mga kapatid photographers and kina PD. And ito, ayan, I have to explain this. Sa bawat coronation rite, there should be an executed acta de coronacion which states na nagawa na ang coronation rite. Whether it's a canonical or episcopal coronation, dapat meron nito. Dapat meron itong akta. It's a must. Kaya whenever there will be future coronadas, an akta should be executed. At dapat merong documented akta about that. Na katibayan na nakoronahan na ang Birhen. And then here's the restoration look. This is the restoration ng Birhen. O diba, una pa lang. Ay, ito. Ayan, and this is the restoration part. Ayan. The restoration part. And then, oh, may music sheet! Ayan! So, ito pa, may kanta. So, there's a music sheet for the hymn ni Mary Health. O, diba? O, diba? O, diba? Ganda-ganda. Then, I guess so. That, and of course, yung napakagandang estandarte ni Mary Help on her coronation day. So, salamat dito, Sir Andrew. So, yes, this is a definite addition to my library. Next! Next, laman ng bayong. Ang dami natin yung laman. Oh, this is my favorite. Ayan. Ay! Pinalaglag na leaflet. Hold on. Hi, Mami! Hello po! Ayan! Hi! Sana makakonvince ko rin magpa-corona sa isang hindi lang isip gasos. Tama! So, ayan! Here's another! This is a beautiful illustration ng Nana Choling. Yes! This is, yeah. Salamat! Mami, salamat sa nagregalo ng napakagandang estampa ng Soledad ng Portabaga. Ang nag-iisang Reyna de Cavite. Ayan, hello to Christian Robles of San Mateo. Hello. Kay Jude and to Paolo. Hello. Ayan. Another, I will keep this in my office. Para mapag-debosyon, lalo kong maalala mapag-debosyon sa Nana Choling. And yes, I am one of the devotees of Nana Choling. And I must say, if you act, pag nagdasal kayo sa kanya, ay, masasagot niya talaga ang inyong mga panalangin. Kaya maraming devotee sa Nana Choling eh. So, ayan. A beautiful Nana Choling frame print. Ayan. So, it's in Latin. It reads,
Beate Maria Virginis Assolitudine de Portavaga, exerce patrona Archicelestis, tucis en protectoris, tucis regionis, Covitensis Esquid Miguel Portus. Yan. Very nice. Yan yung may print pa sa ilalim eh. O, diba? May mapagdidibusyon na ako dito sa ano, dito sa opisina. At kapag Semana Santa, hello! Magandang hapon! Ayan, so ito yung nalaglag. So this is the write-up. Ito yung official write-up ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario ng Cardona, Veren de Sapao. So ayan, meron akong bagong reference. Whenever I'll be writing my blog about her. Diba? This is very nice. Nice print, by the way. So, ayan na. Magtitingin pa tayo ng... Oh, I like this. Ayan, there'll be illustrations. Yes, very true. Ayan. So, I also got these beautiful artworks ng Birhen ng Turumba. Dalawa pa sila. Ayan, no? Ang ganda-ganda. The artist was really good. It's really good. Ayan, no? Here's a close-up look of the artwork. Diba? Ayan. Artwork ng Birhen ng Turumba. Napakaganda. It's very beautiful. May future of art. Yeah, we have very good artists right now, in lalo na sa illustration. So, they should keep up the good work kasi these are very beautiful. At maganda na kasi yung, nakamiss kasi yung mga ganito klaseng ano, poster, yung mga estampa art nung araw, na very illustrated talaga yung mga ano, yung mga poster ng mga beneradang imahe. Di ba? Napakaganda. And sana mas ano, magkaroon tayo ng konting revival ng mga ganitong klaseng, I think si Max Borja, he is also doing one of these. I still have his artwork, yung ganito niya mga binigay niya sa akin. And I'm also keeping this in my archives. Napakaganda. Very beautiful. Siyempre, dapat maganda. So ito naman ay ito. This is from, hello Madam Richard! Hello Madam Richard Kiocho at kay Richard Gan. Hello, dalawang Richards, bongga. So this one is the pamaypay from the Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. Okay, just to give a little something lang. Nagkaroon kasi my friend JP and I began this tradition ngayon na before IGMP, magsisimba kami sa simbahan ng Medalla Milagrosa sa Adamson University sa St. Vincent de Paul Parish. Now, the Archdiocese and Shrine of Our Lady of the Miraculous Medal. Kasi, syempre, to celebrate the IGMP, which is dedicated to the Immaculate Conception, it's just right na magsisimba kami sa simbahan na dedicated sa kausa ng Immaculada Conception, which is the Virgin of the Miraculous Medal. And then, after the morning mass, we would go to the museum. Yeah, we would go to the museum ng Miraculous Medal, which is nasa gilid lang siya ng simbahan, and we would have a good talk and conversation and even recollection with Father Choi Lim Hoko, and we're very grateful for lagi siya nandoon and also to give us some updates and to see the plans and also some reflections and points to reflect before we set off to IGMP. And kaya nagkaroon po kami kahapon, for sa mga nakaabot sa amin, na we distributed mga miraculous medals. Like what I'm wearing right now. I can just take it off a bit. Sige. Now, we actually distributed these to everybody. We actually distributing these kahapon. Itong October medal. Na Medalla Milagrosa. And we're very happy naman na yung mga binigyan namin, sinusuot talaga nila. Excuse me. Ayan, ito. That they are, hello Brian from the Loreto Shrine and to MD from Batangas. Ayan. So we're actually distributing these
mula sa Miraculous Medal Shrine. Special thanks to Father Choi. And for that IGMP, medyo special siya kasi we felt na, uy, para kaming ano, Children of Mary for the day. And we forgot na, oh nga pala, ano pala kami sa Miraculous Medal Apostolate. So para it's a good opportunity na mas mapakalat lalo ang debosyon sa Medalla Milagrosa at para ano lalo mapalapit pa ang birhen sa mga tao by distributing the medal that the Blessed Mother herself designed. Kaya here's one of them what I'm wearing right now. And sa mga nakapag-receive na nito, please do keep this and wear this. Yes. Hello, Brian. Magandang hapon. Again, congratulations sa naganap na Episcopal Coronation ng Nuestra Senora de Loreto. And hello to Gab. Hello. Nakita kita kahapon. Kaso busy ka ata. Eto, Madam Levy Chan. Magandang hapon. Ayan. The John Arsenia. Magandang hapon. O, diba? Ngayon na lang nakapag-live. Makalipas ng ilang buwan. And they just announced pala the petition for the pontifical coronation ng Nuestra Senora de Loreto. Ipanalangin natin na sana ito ay may pagkaloob na dahil nararapat lamang na ang birhen ng Loreto ay maibigay na sa kanya ang nararapat na karangalan. Kasi as a part na siya lang nag-iisang Loreto sa Pilipinas, madami na ding mga himala na nagsaksihan at mga naipamalas na mahal na birhen ng Loreto at nararapat lamang na ibigay na ang karangalan ng canonical coronation at minor basilica sa nag-iisang patrona ng Sampaloc. Hello! Magandang hapon! Ayan. So, thank you po kay Father Choi. Ayan, magbubunatan ulit tayo. Paano laman ba yung? Uy, nakaka-excite. Teka, power bank! Bakit ito yung bago kong power bank? Nilalagay ko ito sa bayong ko. In case na malobat ako, very friendly, user-friendly, and very trusted. I can really trust a good power bank whenever I will go. O, diba? Then, rose oil. Itong rose oil. Meron pa nito sa baste. I actually use this. Ayan. Oh, ito. Ayan. Oh, here. A nice... Ay, meron ako, Gab. Salamat. Binigay ng mga taga-shrine. I do have. Mamaya, bubunutin natin sa bayong. So, this is a beautiful printed estampita ng Soledad de Portabaga. Love na love talaga ako na nanacholing. Ayan. So, ito... These are mga estampita ng Soledad ng Buhi. They're set for an Episcopal coronation this coming December 8. So, maraming salamat dito kay Sed for giving these. Hindi ko lang alam na pamigay kahapon. Pero if ever man if I still have and distributed, I'll give these. Ayan, Soledad ng Buhi. At congratulations in advance. Ayan. Soledad ng Buhi. Ay, punta ka na December 7 tong. Ayan. Ito. This is a information leaflet dedicated sa Lolo Uweng ng Landayan, and may mga representatives ng Lolo Uweng Shrine sa from Landayan na present sa IGMP, so they have these. Yan, so see, I do keep informational leaflets. Ah, ito pa. A nice printed poster ng La Inmaculada Concepcion de Batangan of Batangas City. In fairness naman sa kanya, napakagandang birhen, sa totoo lang. Pero ito lang ha, share ko lang, naku, may nangyari! Ito na, I'll spill some blind item. Blind item tayo, ito na! May blind item tayo, mga moms, mga bae. Ito na, blind item ba? O Diyos ko, sabihin ko na nga lang. Sige na nga. Alam nyo ba? Meron akong kakilala doon kasi na presidente na isang kupradiya na nakasalubong namin na kasama ang delegasyon ng
ng La Imaculada ng Batangan. Yes! Pero, alam nyo ba? Alam ni Tom to. Tom, alam mo to. Nangyari to. Saksi kayo, saksi ka dito. Remember, alam mo tong nangyari. At ni EJ, alam nila to na may na sinalubong. Bigla ka naman akong tawagin na parang ganun-ganun na lang. Ayoko na sabihin ko paano. Pero bigla ka naman akong tinawag at sinabi sa akin na picture ako daw to, gawa ko to. Siya lang i-picture mo sa vlog mo na parang siya lang. Parang, ha? Ang nakakahiya pa doon is parang sa harapan pa ni Attorney Di Makuha. Parang pasensya na po kay Attorney RD. Kasi I'm trying to, parang nashock naman ako sa ginawa niyang gano'n. Nakakaloka. Parang, ha? Bakit? Bakit naman naging gano'n? Parang uutusan lang. Parang sinasabi, parang inuutusan ako na siya lang, na ito lang ipipicture ko. Eh, sa dami-dami binarado doon sa IGMP. Eh, biglang, tapos ito lang. Eh, as much as possible, ayoko maging petty or anything talaga. Kasi, berhen ito. Koronadong berhen ito. Tapos, bigla akong sasabihan ng ganon. Parang, you know, parang, pinupwersa mo yung mga bagay. Kaya pinupwersa yung mga bagay na pwede naman mong sabihin ng maayos. Na parang, sana ang sinabi na lang, ano? Sana sinabi na lang na, alam mo, parang, sana they just, he just, ano na lang sana na, uy, baka naman na ano, pa-feature naman nito. Diba, Bismar? Parang, pa-feature na lang naman nito. Pa-feature na lang nabihan ito para naman maano natin. Hindi yung sasabihin mo sa akin na, oy, feature mo to, i-ano mo to. Parang, uutusan, para uutusan mo ako. Buti kung yung parang sasabihin mo na lang na, uy, pa-feature naman. Parang sa ano, sa piyat, sa ano, magiging celebration ng birhen ng piyat. When I was told na, uy, pa-feature naman para to sa 400 years sa pagdating ng birhen. Parang sabi ko, ay, no problem. Sana kung gano'n na lang yung pagkasabi na para, uy, paano na lang, pa-feature naman. Para, yung gano'n sana yung maganda yung pakiusap, yung magandang usapan, yung hindi mo parang hindi siya tunog na authoritative person na chuchu-chuchu. Porket presidente ka na kompradiya, gaganoonan man na sa ibang bagay. No, 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 no. No, 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 no. Remember, kung may ano, kung medyo ganun ka, may ganun din ako. Pag tinarayan ako, mas mataray ako. Alam yan ng lahat na kung mabait, mabait. Kung mataray, kung natarayan mo ako, mas tatarayan kita. Lalagpasan ko pa. Nakakaloka. Ay, Diyos me, yung mahabagin. Kaya, na ano talaga ako ng bongga-bongga. Pero sa totoo lang, sa pagiging ganun, yung plano maging pakakorona doon sa isang benerada ng kopradiya, naku, ewan ko kung ano nangyari doon. Kaya siguro, hindi na ano kasi yun nga, masyadong eme, nakakaloka. Kasi, real talk tayo ha, kasi ano nyo naman, wala akong inaano. Diba? Diba? Ayoko lang naman nasasabihin lang sa akin na, oy, picture mo to, siya lang ipipicture mo. So, at sa harapan pa mismo ng kamarera, nakakaloka eh. Ay nako, huwag kang mag-alala, hindi ko nalang idadrop, Diyos ko, ayoko nang ganon. Kasi baka mawindang lahat eh. Pero, share ko lang experience na to. Kasi ako naman, whenever I feature my material, the mga Benerada, Coronada, I would do it in a way na para ano, yung hindi yung ganon ko, hindi yung parang dictatorial, eme, ayoko nang ganon. Gusto ko yung parang yung, ano lang, syempre, konting usap, yung simpleng question and answer na maayos, yung, ba ano bang kwento ng ganito? Para, kwento mo nga sa akin, yung parang ganyan, ganyan. Yung ganon lang, is yung ganon kasi usapan lang na kaya naman ng mahinahon, hindi yung authoritative, hindi yung ganito, hindi chuchu-chuchu. Mas matare ka pa sa lahat ng matatare, kaya wag kayanin, wag niyong kakat... Ay, totoo yan! Wag! Nako, mas matare pa ako. Nako, totoo yan! Alam, at marami na nakakakilala sa akin na ganon. Sobra talaga ang ganon sa akin na, oh, picture mo to, siya lang. Alam mo, sa sobrang inis ko, sagot ko, iilaw ako sa Nuestra Senora de Guia. Natahimik. Nung sinabi ko na iilaw ako sa Nuestra Senora de Guia, tumahimik. At syempre, dapat lang. Kasi, syempre, habang inanounce ang paglabas ng Birhen de Guia, sabi ko,
sa kanya ako sasama kasi hindi lalabas sa hindi lumabas ang Del Carmen na San Sebastian ngayon. At least makakasama na ako sa Nuestra Señora de Guia. At alam naman natin lahat na original ang lumabas na Nuestra Señora de Guia. Kaya maraming maraming salamat kina Father Lito, kay Mami LP, to Conrad, and to everyone sa Ermita Shrine. Napaka maraming maraming salamat for this kasi seryoso, I've been for many years I've been wanting to see the Nuestra Señora de Guia na mabigyan ng napakagandang parangal sa Intramuros kung saan siya nagnanatili. Hello Prof Eric to Chang Froilan, magandang hapon. Ayan, na parang makikita na parang mapapangaralan siya ng bonggang-bongga sa Intramuros. And I've seen that. Na the mere fact na siya ay nagstay sa Manila Cathedral, di ba? That was something. Kasi she stayed at the Manila Cathedral for 147 years. At halos lahat ng kaganapan sa Intramuros, sa kanya din umiikot maliban sa Santo Rosario. Kaya, sa totoo lang, I'm very happy na matupad ko yung pangako ko sa Nuestra Señora de Guia. And I will do it again sa sa December 7. Sa December 7, after na misa alas 6, ay muling lalabas ang orihinal at mapaghimalang koronadang imahen ng Nuestra Señora de Guia after na misa alas 6 sa December 7, 2023, bisperas ng La Immaculada Concepcion. At samahan natin muli ang La Patrona Jorada de Manila sa kanyang muling paglabas sa kanyang bayan sa ermita. Ayun lang. O diba, nakapag-plug pa ako. Pero seryoso, no one should ever dictate me what will I post. Kasi nadadaan naman niya sa magandang usapan. Pero kung sasabihin na, ay, post mo to, siya lang i-feature mo. Oh, no. Kaya pansinin niya yung caption, di ba? Yung isang caption, medyo tipid. Pero nung sinabi ko na isang malaking karangalan na makasama sa Digia, kasi totoo siya na it is a very beautiful, it's an honor to be with her. And it's not everyday na lumalabas siya ng Intramuros. At Digia ito, pinag-uusapan natin. Kaya it's nice. Hello, Akiles. Hello, magandang hapon. Ayan. Kaya yun lang. Kaya minsan, choice of words matter. And the tone of the message matters. Diba? Hi, Robbie. Ayan. So, alam nyo na. Diba? Naloka din ako. Ay, ano to? Hindi ko to alam. Oh, that's for me. Awanin ako ano laman nito. Oh, this is nice. Yes, yan yun. Yan yun na ibulong ko sa'yo. Oh, this is nice. So, I got a set of estampitas from Cavite. Ayan. So, is this? Maraming salamat. This is a commemorative estampita ng Episcopal Coronation ng Candelaria ng Silang, Cavite. Wow! I've been looking for these. Salamat ng marami. This is beautiful. Then, of course, Nana Choling. Love talaga ako ng Nana Choling. Then, San Antonio de Padua. Magandang a beautiful San Antonio. This is Don Bosco. Ito naman, Mary Help. Mary Help at saka Guadalupe. Wow. This one is, San Diego de Alcala ng Silang, Cavite. Well, I've never heard of him, but this is beautiful. And, si Tata Usteng. Hi, Eris. Magandang hapon. Si Tata Usteng. Woo, salamat dito sa nagbigay. From here. Wow. Thank you. O, diba? Unboxing pa rin tayo. Ito naman. Wow. What is this? Ito. Panyo mula sa Nuestra Señora del Piat. Yes, this is from the Virgen del Piat. And I think there is an estampita at the back. There's an estampita at the back. Yes!
Yes! Oy, salamat! Rani, salamat pala ha! Salamat to sa frame na Soledad at sa mga set of estampitas. They're very beautiful. And for those who are wondering saan ko na itatawag yung mga estampita and mga giveaways, I keep them in my vault. Yes, may vault din po ako. Parang meron din si... Kung si Taylor Swift ay may vault, ako din may vault. Pero nauna na ako may vault. I keep them for my vault, for my references, to see kung may ng development ng devotion na, at yung state ng imahen during the time of the publication so that meron tayong maging reference material kung ano na naging development ng devotion and the image per se. Yes. Hey, ay salamat din, Jay. Salamat din. This is a beautiful panyo. They will be celebrating the 400 years ng pagdating ng Birhen de Piat sa Cagayan this coming December 26 and 27. Wow, mark your calendars on this, okay? Hi Shane and to Zar. Hello, magandang hapon. Hi Shep, oh, salamat. Bismarck, salamat dito. A reproduction ng estampa ng Nuestra Señora de la Salud. At meron pa ditong tela sa likod. Salamat dito, Bismarck. Alam mo na kung saan mapupunta to, in my office. Then, oh, ito. So, this year lang nag-start, nagkaroon ng estampita ang Mater Dolorosa de Tarlac. This year lang sila nagkaroon nito eh. Then, ayan! Guadalupe de Cebu. Although di na kami nakapagkita ni Elise Mendez, pero salamat dito. And Elise, if you're watching, kamusta? And di na tayo nakapagkita kahapon eh, but I'm hoping to see you again. Beautiful, from Guadalupe de Cebu. What else do we got here? Oh yes! Ito! This is the pin, official pin. Of course, salamat Ferdinand. Ayan, this is the official pin ng Festival of the Immaculate Conception for 2024. Okay. Primer lang. Nag-partnership, nagtulong-tulong ang Shrine ng Miraculous Medal sa Manila, ang Lord's Shrine sa Quezon City at ang Manila Cathedral to have a festival sa karangalan ng Immaculata Concepcion that is for the 170th year ng Dogmatic Proclamation ng Immaculata Concepcion sa darating na 2024. At ang tatlong nambana ay nagsanib puwersa para sa isang napaka-importante okasyon sa at with their currently and they're currently working on different activities para sa gaganaping pagdiriwang ng 170th anibersaryo ng pagdedeklara ng dogma ng Immaculada Concepcion. Kaya ano? Ah yes! Aabangan natin yan. Aabangan natin yan. And of course, we will keep, and syempre, as they prepare and we will also collaborate din itong inyong abang lingkod ay magbibigay din ng mga updates coming from the committee para malaman kung ano yung magaganap. And this is intended to be a national event, so we will keep you posted. And we're also hoping then, as per Father Choi when we spoke yesterday, na sana makapag-reach out then to other Marian shrines under the advocacy of the Immaculate Conception and Our Lady of the Miraculous Medal and Our Lady of Lourdes. So abangan nyo na lang mga susunod na updates para sa aktibidades ng Festival of the Immaculate Conception kasi this is a very significant event in our church. Yan. O di ba nakapag-vlog pa tayo ulit? Di ba may... See, hindi lang ito basta-basta unboxing. May tea spilling, tapos may promotion, may ganap. This is na... Ay, wait. Ito aking paboritong pamaypay. Always have a good pamaypay. At may scent pa to. Lagi akong may pamaypay. Hello to JP Lozada. Ayan. Ayun. From the International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Ayan. So this coming January 26.
Yes. Sa darating na January 26 ay magkakaroon na ng solemn declaration ng Simbahan ng Antipolo bilang international shrine. And we are all welcome to come sa Simbahan ng Antipolo. And may mga special guests na darating. I'm pretty sure there will be. And syempre, ang inyong abang lingkod, pupunta rin ng Antipolo on that day. Kasi ngayon lang tayo magkakaroon ng international shrine sa buong Pilipinas. Ngayon lang ito mangyayari. Since ang Antipolo ang kauna-unahang national shrine, ang Antipolo pa rin ang kauna-unahang may international shrine. Kaya tara, hello Glee, magandang hapon. So magkita-kita tayo lahat sa January 26 para sa solemn declaration na International Shrine of Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Ayan. Yes, updated na ngayon panalangin as I've noticed. Yes, so ayun. O diba, ang daming laman ng bayong. Smith, maraming laman ng bayong. Ah, ito. Oh, wow. This is nice. So, this is a complete packet. May rosario, may escapulario, tapos may medalla milagrosa. This is beautiful. Salamat dito. And I might need the escapulario one day kapag medyo na-worn out na yung akin. I will keep this. The rosary, I will give it to someone who will need it the most. So, with the miraculous medal. Bakit ang January 26? Malalaman na lang natin yan pag nandun na tayo. Yun lang pwede ko sabihin. Oo nga, Diyos ko, Glee. Oo nga, it was nice seeing you too. Ay, may isa pa pa akong pin. I have another pin ng Festividad de la Inmaculada Concepcion. Ang laman ng ating bayong. Ang aking alamat na bayong. Ayan! So, ayan. Official estampita ng La Inmaculada Concepcion de Batangan. Okay. Magkakaroon din siya ng feature. Don't worry. Pero, kailangan pa ng further research. Ayan. Hi to Miss K. Agustines. Hello. Ayan. From Naga Delegates. Nuestra Señora de Peña Francia. Then, of course, La Virgen Milagrosa de Bado. I remember na I did went sa coronation ng Birhen ng Bado, and it was my very first coronation outside of the metro na inatendan ko ng bonggang-bongga. At yun yung una kong, ang coronation ng Bado na ay ang una kong tapak sa itropa sa Ilocos Norte. Ever. Kaya memorable yung coronation niya sa akin. Hello! Hello, Sir Myron! And to Adrian, magandang hapon! Ah, yes! This beautiful poster. Oo nga, Pia, magkasama tayo ng tatlo ni JP eh. Excuse me. This is a beautiful postcard from the National Historical Institute, from the NHCP, kay Sir UV Agbayani. Yes, he's also with us. And Prof. Shao Chua, si Danilo, si JP, at Sir Yuffy and his mom. Kami yung magkakasama throughout IGMP since 2019. Although si Sir Yuffy, 2022 na nag-start na sumama. And although they are not Catholics, pero they are really enjoying the event, the procession. Hello to Adri Nango, no? Ayan. What else do we got? Oh, ito na. Oh, this is a beautiful leaflet na Medalla Milagrosa. Pero not from, sa iba na to galing. This is from the US. Then, of course, Virgen de Sapao ng Cardona. Napakagandang Virgen. Dapat attend ako ng coronation niya kaso, well, pinapasok kami sa dati kong opisina. So, ito. This one. Ayan! Virgen din kay Sasay. Virgen din kay Sasay. And, syempre, Gab, here. Meron ako, ayan, yung new design ng estampita ng Nuestra Señora de Lourdes. Ayan. Ito yung bago. This is a new design. And, La Naval de Bacolor. Ordination estampita ng La Naval de Bacolor.
O, di ba? Maraming laman. Maraming laman tools. Ano pa ba? Kung ano lang madapot natin, yun na lang. Ah, ito pa! Oh, this is a painting! More paintings na Love and Milagrosa de Bado. And maraming salamat kina Erish at kina Mamsi Aba. Ayan. Namimiss ko na si Mamsi Aba eh. Sa totoo lang. It's been a while though. Ayan. Another from Piat Cagayan. Vera ng Piat. And from Nuestra Señora de la Merced ng Tarlac. Shout out pala sa aking kumare, si Albien Fernandez. Hi JF! Magandang hapon. Ayan. Unboxing tayo ngayon ng laman ng bayong. So, medyo nakakalahati na tayo ng laman ng bayong. Na may tea spilling and everything. Ayan, of course. Check the background. Ay, oo nga! Yes! Na-check ko na yung background. Oo, nakikita ko na ngayon. Ngayon ko na napansin to, ha? Yes, this is Intramuros. Ito yung Intramuros version nga to. Yung Simbahan ng Lourdes. Simbahan ng Lourdes. Yung unang prosesyon ng Birhen ng Lourdes sa Intramuros. Ah, mahusay. Gab mahusay to. Mahusay. I love it. Ayan. Siyempre, Nana Chole. Soledad de Portabaga. Love na love talaga ako ng Nana Chole. Then, ano ba bang laman ng ating bayong? Maraming laman ng bayong natin. Ayan. Maraming laman ng bayong natin. Ah, ito! Ayan. Mama Ola ng Marikina. Ay! May aabangan ba tayo sa Lourdes? Ay! May aabangan tayo sa Lourdes, mga kaibigan. Oh, gaba, pinispill mo na dito. So, dahil kung may ganito kayo estampita ng Lourdes, tingnan niyo po yung background. Tingnan niyo na maigi. Ito ay mga larawan. Ay, yes! Hi sa Yufi! Magandang hapon! Ayan, tingnan niyo to. Tingnan niyo na yun. Kung may mga ganito kayo estampita ng Lourdes, may mga clue. May mga nagaganap. So, ang lumang simbahan ng Lourdes sa Intramuros, ang unang prosesyon ng Birhen ng Lourdes sa Intramuros. Ay, may magaganap nga! May magaganap, mga B! Naku, abangan nyo na lang. Abangan ng announcement kung ano man yun. May magaganap! Naku, gusto ko itong mga Easter egging. Gusto ko yan. May mga mahuhulaan na may mangyayari. Naku, gusto ko yun. Abangan natin ang mga magaganap. Abangan natin. So, ito ay Ola Marikina. It's been a while since I've seen her. Ang huli kong punta sa simbahan ng Marikina, 2017-15. Tapos, the last time I actually saw her, yung image lang, was in IGMP last year. Then ito, another Lolo Oeng. Ito! Ayan! Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje ng Old Balara. Hi, Chabebang! Hello, Chabebang! Tita Babes de Bantes, magandang hapon. Ayan! Ito ay ang de la Paz ng Old Balara kina Justine. Okay, so may vlog na ako about dito sa nalapas ng Old Balara. And search nyo na lang sa Pitakasi PH, nandun yung kanyang kwento. And mapaghimala ang birhen ito. And there's also a piraso ng tela from the kapa na ginamit ng birhen. Very beautiful, very beautifully made. At may QR code pa nga on her information. Very beautiful. Salamat, Justine! And syempre, magtutulungan din tayo sa pagpapromote ng debosyon sa Birhen ng Old Balara. Oh, may libreto tayo! This is a... Novena and Pilgrimage Prayers for the Faithful Departed. Ngayon ko lang ito na... This is an interesting booklet. Novena at panalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Syempre, this is nice! So, ang mga laman niya is very specific. I'll show it to you. Very specific yung laman niya, no? This is a good find. So, Justine, salamat din dito. This is nice. I might incorporate these in my devotions. I will incorporate these. Meron dito para sa kaluluwa, sa mga yumao sa buhay, sa mga naulila, sa mga kaluluwang nagtagal ng napakatagal sa purgatorio,
mga kaluluwa ng mga Santo Papa, obispo, pare at mga relihiyoso, sa mga lay workers, kaluluwa ng mga namatay na walang last rites. Oh, this is nice. Kaluluwa ng mga hindi nakatanggap ng last rites, tapos yung mga kaluluwa na nakatanggap ng last rites, at para sa pagpapakawala sa kaluluwa sa purgatorio. Ay, maganda to. Kailangan to ng mga kaluluwa sa purgatorio. I will keep. Maraming salamat dito, Justin. This is very nice. This is very nice. Diba, daming unboxing? Oh, meron ulit tayong leaflet ng Virgen de Sapao. Maraming salamat dito, Carl. Then, another Guadalupe de Cebu. This will go to my friend Denzel, syempre. Then, this is nice. Ah, ito. This is a Marian calendar. The Coronada calendar, courtesy of Prof. Shao Chua. Prof. Shao, if you're watching, maraming salamat po sa napakagandang kalendaryo. Magagamit ko na agad to. May kalendaryo na ako sa office. Then, ito. San Clemente ng Angono. Doc, maraming salamat dito kay Doc Rani. Yan. San Clemente di Angono. O diba dami laman ng bayong natin? Diba? O. Ah, ito. Ang Birhen Desamparados ng Santa Ana. Ano siya? Ate Shirley, it's a gift from my friend from the Diocese of Novaliches. Yes. Ayan, ito. Desamparados. La Gobernadora de Manila. Then, of course, si Eloy, ang Eloy, Candelaria de Haro, naubusan na lang sila ng Perdon Candles. Pero last year, meron ako ng Perdon Candles. At ang Perdon Candle ay iniilawan kapag may sakunang nagaganap sa inyong tahanan para mahilingin sa Panginoon at sa Mahal na Birhen na protektahan ang inyong mga bahay, ang mga kabahayan. Kaya lagi ako naghahanap ng kandilang perdon ng haro. Then, ito. Again, from the Piat Shrine. Thank you sa Piat Shrine. O, di ba? Love din ako nabira ng Piat. Ayan, ito ay Mary Help of Christians from the National Shrine. Salamat sa Shrine. The Shrine Committee. Then, ito. La Virgen Patrocinio ng Bolhoon sa Cebu. Shout out kay Jules. Thank you so much. Oo nga, MD. Mabango ang estampita ng Desamparados. Mabango nga siya. Promise. Then, from De La Merced ng Novaliches. Ito naman ay from De La Merced ng Tarlac. And this happens to be the souvenir na Coronation Day ng De La Merced. Salamat dito, Albien. Di ba? Ang siya ng unboxing na to, no, in fairness. Ah, ito! This one is from the restorer ng Asuncion ng Dawi, si Sir Romel Aquino of NHCP. This is the commemorative souvenir from the canonical coronation ng Asuncion ng Dawi. And sana makasama na siya next year. Sana. Ayan, napakaganda. Salamat, Sir Romel, for this. O, diba? Marami pa itong laman. Diyos ko. Kaya nga Sige, And another from Candelaria ng Haro. I think, iba naman yung design. Iba naman. At ito. Ayun. Hello, Tita Bames. Magandang hapon. Ayan. Reina de Caracol. Virgen de Santissimo Rosario, Reina de Caracol. There are currently ongoing yung process for the canonical coronation ng Reina de Caracol. Ay, Jean, hahalukatin pa natin sa bayo. I have it here. Salamat pa rin. Ayan, Reina de Caracol. Kasi, kung picture ko kasi siya gagawin yung mga nahanap ko, medyo matatagalan yung cleanup and setup. So, naisip ko, i-video na lang natin, saka para pa isa-isa natin. Kasi may kwento rin bawat isa dyan, di ba? Oh. And another from Guadalupe de Cebu.
Then, of course, another from Patrocinio. Then, ito. Ay, maganda yung photoshoot. Ito sa Birhen ng Urani, ng Bataan. And this is Carmel, New Manila. And meron pa rin tayo nung Desamparados. Meron pa rin tayo nito. Then, ito. From Virgen de los Dolores ng Quezon. Then, of course, another from Nana Choling. Ay, sure! Jean, salamat ha! Salamat! Yan. Si Jean ay from the Archdiocesan Shrine of Nuestra Señora de Peñafrancha de Manila. Ito, Jello. Ito, Jonas! Hello! And syempre, Nana Pilar. Uy, natatanda ko tuloy nung IGP kahapon na nung dumating ang Nana Pilar, Prof. Shao, si JP, and Sister Yuffie were with us, and the rest of the gang is with us. Nung dumating na Reina de Caracol, hindi ako nakapagpigil. Nag-caracol din kami habang naghihintay. And parang ang saya-saya. Kasi ngayon ko lang ulit nakita ang caracol na Nana Pilar in men. Well, since bihira naman ako makapunta ng Imus Cathedral. But it's nice to see yung caracol na Nana Pilar. Then, this is from the Medalla Milagrosa. I think somewhere in Batangas yata to. Pero, yan. At iti patrona nila. Then it's again from the Mary Help Shrine. Dolores. Hi Jerry, ito. I have many of these. Ito yung recent photo shoot ng Virgen de Piat ng Cagayan. So I might give these kasi marami kasi to. I might give these sa December 7. Sa December 7 sa prosesyon ng Nuestra Señora de Guia. Ayan. Ito, Dominic Karanung, magandang hapon. Ah, ito yung Lourdes. Ayan. So, again, kung meron kayong ganito estampitan ng Lourdes, may mga Easter eggs daw dito at meron magaganap na coming soon. So, alam nyo na. May assignment kayo ngayon. Bongga. Then, ito. Ito na, Jean. Legit pala ang bayong ni Benny. Oh, yes! Of course, itong bayong to. Ang daming laman. Oh. Ay, Jean, ito na. Maraming salamat dito, Jean, sa Nuestra Señora de Peñafrancha de Manila. Ito. Salamat dito, Jean. Ayan. Oh, ito. Siyempre, ayan, marami ako ng piyat. Ay. Hold on. Wait lang. Oh, legit yung bell naman na yan. So, ito yung Nana Siso. Ayan, si Nana Siso ng Paranaque. Sariling diocese. Suporta na sariling diocese. Wait lang, may message lang ako mga B. Ano lang tayo mga B. Makaka pa naman eh. Yan. Eh, medyo mas malapit. Yan. So, balik tayo. Yan. Divina Pastora from Gapan, Nueva Ecija. Then, yun. Apo mo makalulu. Salamat dito Joshua sa Apo mo makalulu. O diba, hindi lang ito pa IGFP delegation. May mga ano din. From other shrines as well. Ito favorite ko to. Salamat Tita Debig sa Virgen de Aguas Santas ng Los Baños. Piyat. Ito, marami akong ganito eh. I'll have them. Ito, Lourdes ng Kabetikan sa Pampanga. Ayan.
Then, ito. De La Merced de Novaliches. Kandelara ng silang. Salamat, Tito Angelo. Thank you. And another of this. Then, Vera de Guadalupe. And ito. Nuestra Señora de Peña Francia ng Naga. Eh, matatapos na yung laman ng bayong. Ayan, ito. Inay Kande, Candelaria ng Paracale. It's their primera salita this year. So, I'm very happy to see her, kahit replica. Then, again, Peña Francia de Manila. And ito, Imaculada ng Malolos. Primera salita din niya kahapon. Then, my favorite, Imaculada de Malabon. And ito yung sa Piat Basilica. I'll be giving these sa December 7 sa salida ng Nuestra Señora de Guía para lahat meron nito. Okay. And, oh, patapos na pala. Ayan. Ito yung huling laman ng bayong ay San Juan de Pomoceno ng Malibay. Salamat dito, Mio, dito sa very cute na chibi ng tatahuan ng Malibay. Well, hindi talaga ako gano'ng fan ng chibi, pero I will be keeping this in my office. Ito, salamat dito, Mio, from Malibay Parish, from the parish of San Juan de Pomoceno ng Malibay. Ayan. So, although wala ko nung iba, sa Aransasu, I didn't get you sa Aransasu, sa Kaintay, and other shrines, but it's okay. Hindi naman tayo ganun kaano, pero it's okay kasi due to the circumstances na we got stuck sa Intramuros, sa Intramuros dahil nga sa dami ng tao and sa mga ano din, the crowds na madami, and then the paano-anong ulan and all of those things. But it's okay, basta kasi it's nice to see them ulit eh. And also, well, I may not have their estampitas pa din, but it's okay lang naman kasi, well, the mere fact na syempre some of them I haven't seen them in a while, and may mga nagpremiera salida, and the mere fact na we're just having a great day kahit medyo maulan, pero yung the mere na umilaw para sa Nuestra Señora de Guía, kaya salamat ulit kina Padre Lito, kay Mami LP, kay Conrad, at kay Jancis Marsh. Hello, ayan. So maraming salamat for that, to accompany Nuestra Señora de Guía sa Intramuros, and also to my friends at sa mga kaparian. And yes, for those who are asking, eto na. So, recently, may bagong ano na ngayon, ang Cofradía, where mga privately owned and other images ay pwede na po idungaw yung kanilang mga images along the procession route. And nag-start ito with Elaine last year with her Birhen de Barangay. And this year, binunungaw siya ulit, and medyo may surprise na benerada na dinungaw. Yun yung Santissimo Rosario ng what is the name of Malusak, Santo Rosario de Malusak sa Pampanga, sa may Sasmuan sa Pampanga. A very beautiful Santo Rosario. Kaya sa mga nakapaglakad sa prosesyon, mapapansin ninyo sa may bandang Aduana Bayon or sa may malaki parking lot bago mag San Agustin, mayroon dong benerata Santissimo Rosario ng from Pampanga na nakadungaw. And it caught my attention, if it wasn't for Joshua telling me na, ay, may benerata, Kuya Benny, may benerata dito. Oh, talaga? So sinilip ko, ay, may benerata nga sa IGMP na dumungaw. So if ever man na ganun ulit ang magiging lineup, so we might expect then na hindi lang mga privately owned ang mga nakadungaw, may mga benerata din na maaari ding makita natin na nakadungaw. Para naman, mas maganda naman din na habang napoposisyon tayo, merong mga nakadungaw na mga benerada at mga magagandang imahin din para to add to a more prayerful atmosphere sa buong IGMP. Kasi, syempre, masaya tayo lahat, pero most of us na kayo pagkwentuhan and all of those things. Pero maganda na we have to bring back the prayerful atmosphere kasi the dungaw of the images kasi, it's been with us for a very, very long time.
since the Spanish era na may mga padungaw ng mga patron, ng mga pagsama, pagtatayo ng mga stations of the Blessed Sacrament, and you know, pag Corpus Christi and the like. Kaya maganda na meron na ibalik yung ganitong practice to the national consciousness, di ba? So hoping, let's hope for the best next year, and congratulations sa Cofradía de la Inmaculada Concepción, then to the at sa IA, sa Itramuros Administration, at sa AFP for another memorable IGMP. Nakakaloka nga lang dahil umulan, but nevertheless, napakagandang IGMP experience. Kaya let's hope for the best next year, and I guess ito na yun for tonight, so for today. So thank you. Ayan. Kaya alam niya na paano laman ng bayong. Yes, I know. Ang kura ng malusak ay isang member ng Third Order Clerical Priestly Fraternity at USD Centralite, kaya isinama ang kanyang patrona. And maganda ang ganong, maganda yung ganong move. Maganda yun. Kung tutuusin, para magkaroon ng ano, para makilala yung birhen, kung hindi man makasama sa prosesyon, at least maidungaw man yon, it will create a good stream of curiosity. Yes. Ay, salamat, Evander, ha. I don't know if we can meet, kita-kita na lang siguro sa December 10 sa Loreto or sa labas ng TV Rendiguia. It's up to you. Pero thank you dito, ha. Salamat. So, ayun. Let's hope na we might see more images na maidudungaw din kapag hindi nakasama sa prosesyon. And it's a good move din para makapag-propagate ng mga Marian devotions and also sa mga saints. So, we're also planning na sana pati din ng aming Montserrat, mailabas din namin. Who knows? Who knows? Or siguro naman, even yung imahe ni Blessed Carlo Acutis na pwede ding maidungaw. Syempre yung sa ano, yung kay Denzel lang gusto kong makita sa naidungaw sa IGMP, diba? So, yon. If you want to know more about that, dyan, diba Derek, sana yung Montserrat natin, maidungaw natin sa ano, sa IGMP. Maganda sa may ano, ayoko na sabihin. Basta may magandang pwesto sa Itramuros sa pwede natin pagdungawin. Kasi pwede naman pala magpadungaw. Ang gagawin lang naman parang letter at aviso sa ano. Ay, salamat Alvin. Hello. I think as per Tito Clifford, ang gagawin na parang aviso sa IA para at sa Cofradía din as well, para makapag coordinate ang IA with the establishment owners where to put the images na idudungaw. So it's a good idea din, it's a good idea para maibalik yung prayerful atmosphere ng prosesyon. Hindi yung para, kasi we always get the criticism na I am a fashion show, I no. Kaya natin ginagawa IGMP para sa pagpaparangal sa La Inmaculada Concepcion, ang patrona ng Pilipinas. Kaya if that sa end, one of these kind of efforts does add up to what yung kung ano pwede pa na maibalik ang kabanalan ng event na ito, or what ibalik para to add more to the prayerful atmosphere of the procession. So hi Angel, magandang hapon. Ayan. So ngayon alam niyo na yung laman ng bayong, yung kwento ng bayong at yung mga nangyari no diyan kahapon. So yeah, I guess that's it for today. So, may mga ganap pa tayo ngayon. So, thank you so much. And, ayan. Hi, Manny! Hello, si Manny. And si Earl. Hello. So, thank you so much for watching. And, by the way, I want to extend my greetings to the Santo Niño de Malolos Foundation Incorporated at sa parokya ng Santiago, or kanino bang St. James ba yun? Or sa ano, basta sa simbahan ng Paumbok, for the declaration ng Santo Niño de Malolos as prinsipe ng Bulacan at bilang patrona ng Paumbok ay ang Santo Rosa, ay ang La Consolacion. So, congratulations to the Santo Niño de Malolos Foundation at sa parokya, ayun, Santiago Apostol ng Paumbok. Ayan. So, thank you so much for watching. And I'm not sure kung kailan ako magiging live ulit. Hindi ko na alam when. I don't know. Kasi
Kaya thank you so much, and kaya wag maliitin ang bayong na ito, kasi ang bayong na to ay may dalang mga hiwaga at kwento. Oh my God, may tagline na ako na ang bayong ito ay may dalang kwento, hiwaga at ano, basta ganyan na lang. Sige na. Okay, thank you so much. Night, gandang hapon, and see you na lang. Bye!